Hindi raw sapat ang kinikita ng Philippine National Railways kada buwan para tustusan ang kanilang operasyon at mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga pasahero. Pero ipagpapaliban na muna nilang planong taas singil para hindi sabayan ang MRT at LRT fare hike. Balita natin ni Leigh Alvis. Isiksikan lang po. Medyo mainit, mahinang aircon. Sabi nila, pagkapasok mo dito, estudyante ka, paglabas mo, mandirigma ka na. Ganito ang karaniwang eksena sa mga tren ng Philippine National Railways, lalo na kapag rush hour. Siksikan na, mainit pa. May aircon nga, pero mahina. Mula kalahating oras hanggang isang oras naman, ang interval ng dating ng tren sa PNR station sa Metro Manila depende sa oras. Sobrang tagal, nakainip na po mag-antay. Yun. Tapos, minsan nga po nagka-cut-off sila, hindi po kami nakasakay. Nasa 60,000 hanggang 70,000 ang bilang ng mga sumasakay sa PNR kada araw. Kung dati ay nakakahalos 80 biyahe ang PNR kada araw, ngayon nasa mahigit 50 na lang. May mga nasira raw kasing tren. Ngayon, kung magagawa ang mga ito at makakabili pa ng mga bago, mas marami raw pasahero ang kanilang maseservisyuhan. Sa ngayon, sa 12 tren ng PNR, 7 lang ang gumagana. Kailangan namin ma-rehabilitate, kailangan ma-maintain yung mga tumatakbong trains para maibalik namin yan. And that needs a lot of financial resources. 10 piso ang minimum fare sa PNR, 45 pesos naman ang pinakamahal. Ito yung sa biyaheng Kalamba, dulo ng biyahe ng tren. Taong 2000 pa sila huling nagpatupad ng fare adjustment. Talagang medyo long overdue na yung namin eh. Hike namin, is hindi na siya reflective kung ano talaga dapat yung presyo ng pamasahay sa PNR. May resolusyon ng Board of Directors ng PNR para sa dagdag pasahe. Itaas sa 15 pesos ang minimum fare at ang fare structure itaas sa 1 peso and 7 centavos kada kilometro mula sa kasalukuyang 71 centavos. Pero ipinagpaliban muna ang pagkapatupad nito dahil sa ilalim daw muna sa konsultasyon para di rin sumabay sa taas pasahe ng MRT at LRT. It's still put on hold para din i-discuss pa namin further yung aming proposal. Di patiyak kailan magtataas sa pasahe ang PNR. Ang malinaw, di sapat ang kinikita nitong 16 million pesos kada buwan para tustusan ang kanilang operasyon, lalo't higit para pagandahin ang kanilang serbisyo. Base sa audit ng COA noong 2013 sa PNR, nagtala ang ahensya ng negative operating cash flow na mahigit 301 million pesos. Indikasyon na di nito kayang bayaran ang kanilang foreign creditors. Sa ngayon, umaasa pa rin ang PNR sa government subsidy. Ngayong taon, naglaan ng mahigit 2 bilyong pisong budget para sa PNR ang pamahalaan. Pero nasa 12 bilyon daw ang kabuang halagang kailangan para sa rehabilitasyon nito. Leigh Alvis, GMA News.